di sini ka sa niya. Ama namin makapangyari ka. Habang ang iyong anak ay nasa tampanan ng krus na banal. Niloob niya ang tanghalin. Si Maria ang piling mahal. Ipagalaw mo kami ng pang-apon sa kanyang pagsasandalan ay manulutan ng lakas na loob sa pagtawag sa kanyang alam. Sa pamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang spiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ng pakikipag-isang ito, hinirang na tayo bago pa na nilikha ang sanglibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan niya sa Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangkang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito na kami hiramin niya noon kung bakit na kami mga unang umaasa kay Kristo sa dalang ikadapagdating niya. Ang salita ng Diyos. Salamat. Salmo responsorio, ating itutukoy. Diyos ay makapangyarihan, wala ng kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kung puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos ang aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat hilingan niya ang kanyang pag-alibi at mula ngayon ako'y tatawagin mapatag ng lahat ng sanilahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng may kapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay kapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinahahapagan niya ang mga nagtakot sa kanya sa lahat ng sanilahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga isip. Pinawalan niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Pinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusot niya ang mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayan Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga
ayon kay San Lucas. Si Maria ay mamadaling pumunta sa isang bayan sa kabulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marunong si Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ang Espiritu sa ako si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang galawin? Sino ako upang galawin ng ina ng aking Panginoon? Sabagat pagkarunin ko ng iyong pati ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sa mga nananalig na matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aming katapagligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Hello. Hi. Kapayong gising na gising pa, no? Maging bahagi na ating pagbilos ngayon sa araw na ito. At narinig natin ang kailangan ng Diyos na pagkilay-ilayan ang isa sa mga misteryo na Santo Rosario. Kayo ba'y nagkarasal? Nagkarasal ka kayo ng Santo Rosario? Very good, no? So, isa sa mga misteryo ng Santo Rosario, meron tayong apat na misteryo. Ano yung apat na misteryo? Misteryo na tuwa. Very good. Ano pa? Nahapis. Ano pa? Luwalhati. Ano pa? Iwanag. Very good. No? So, misteryo ng tuwa, ano yung unang misteryo? Nakalimutan na. Anong unang misteryo ng tuwa? Anong unang misteryo ng tuwa? Oh, okay, very good. Sino binati? Si Maria ang binati. At ang pagbago ng anghel kay Maria, anong sabi ng anghel? Okay. So, siya ay magdadala ng tao. Ang panganak niya ay ang kalapagligtas na sa tekniko. Yun ang first joyful mystery. Ang pagbago ng anghel, the prayer. Sino yung anghel na bumati? Second joyful mystery. Anong second joyful mystery? Oh. Anong second joyful mystery? Ha? Sa Tagalog. Elizabeth.
Kaano-ano ni Maria si Joseph? Insa. Bakit inanaw ni Maria si Joseph? Bakit inanaw? Mag-ipon-ismisa? Ha? Bakit inanaw ni Maria si Joseph? Para tulungan si Elizabeth dahil siya ay nagdadalang tao. Ito'y ilang buwan. Ito'y ilang buwan na namunod ng tao ni Elizabeth. Ito'y ilang buwan na. Ika-aming na buwan. No? Ika-aming na buwan. Elizabeth. Sino ang diya dala ni Elizabeth? Ha? San Juan Bautista. Si Maria ay nagdadalang tao rin. No? Sino man dinadala ni Maria? Jesus. Kaya nung dahil dinadala ni Maria, si Jesus, sa pagdadaan niya kay Elizabeth para tulungan ito, anong nakita ko natin? Pinagpala, no? Pinaspasan si Elizabeth. Pinaspasan si Elizabeth. Bakit? Gawa ng dala-dala ni Maria si Jesus. Kaya kapag dala-dala natin si Jesus, papaspasan tayo ng Diyos. Papaspasan din niya yung mga taong makakasama natin. Bakit? Dawa ni Jesus. Kaya napakalaga na palagi namin kasama si Jesus katulad ni Maria. Huwag namin kalimutan doon. At bahagin mo na aming pagdulos, no? Maging hindi ka mo dapat natin kasama sa Jesus kapag sa loob natin ng simpahan. No? Dapat palagi natin kasama sa Jesus, ano man yung gagawin natin? Mag-aaral tayo, maglalaro tayo, kapag ano gagawin yung mamaya, kayo maging sports best, sa kung kayo man ay mamamalente, dapat palagi natin kasama si Jesus. At bahagi ng pagiging kasama natin si Jesus ay tayo rin nawa ay tunay na tumutugon sa panawagan ni Jesus. Sinusunod natin ang kanyang mga utos. Lalo-lalo na utos na mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. No? Kaya sabi mo ang kanina, dapat magkaroon kayo ng maraming kaibigan, hindi na kaaway. Huwag tayo mga away. Sabagat kapag tayo na nangaway, hindi namin kasama si Jesus. Yan din po, no? Kaya yung dinadasal natin, no? Nakabagi noong Maria. Alam ko yung nakabagi noong Maria? O sabi-sabi na, yung sabi niyo nakabagi noong Maria? Ang bahagi ng Maria na humurog ka ng grasya.
Ebanghelyo, no? Na ipinahayo ngayon sa araw na ito. No? Kung inyo po narinig, mula po sa Ebanghelyo na ating binanggit, mula po sa kaisang Lucas, no? Ay nakarating po yan sa banal na kasulatan. Yun yung sabi ni Elizabeth ay Maria, no? Pinagpala sa mga babae at pinagpala rin ang pinadala mo sa iyo, sinabi mo na. Pero huwag natin kalimutan na hindi lamang si Maria ang nais na pagpalain ng Diyos. Nais din ang Diyos na rin na tayo ay tumulad kay Maria. Nais na Diyos na tayo rin ay magpapalain. Kaya dapat ino ay dalagalagin natin si Jesus. Dalagalagin natin si Jesus sa ating pagpapunayan sa bawat isa. May pakita natin na ang kasama natin si Jesus, bakit tayo ay nagiging mabuti tagasunod ni Jesus. Tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Kapag halimbawa kayo ay nangungumpya, kapag kayo nangungumpya sa klase, ginagalan niyo ba si Jesus? Ang mga bata, kapag ba kayo nangungumpya, ginagalan ba niyo si Jesus? Hindi ko maaaring nito sa kundi niya eh. Kapag ba kayo nangungumpya, ginagalan niyo ba si Jesus? Kapag kayo ay nag-aaral, gumagawa ng inyong assignment, dinadala niyo ba si Jesus? Kapag kayo gumagawa ng assignment, hindi na kayo mamumobya kasi ang dami lang sa Lord. Kapag kayo ay nag-aaral ng inyo, dinadala niyo ba si Jesus? Kapag kayo ay gumagalaw sa inyong mga magulang, dinadala niyo ba si Jesus? So kapag tayo pupunta sa mga tao, pumunta tayo sa ating kapitbahay, pumunta tayo sa ating mga tito at tita, pumunta tayo sa ating mga kalaro, kung saan man tayo pupunta sa ibang bahay, dapat dala-dala natin si Jesus. Katulad ni Maria, bumisita siya. Bumisita siya kay Elizabeth. Hindi bisita. No? Pero kita kasi nagiging bisita. No? Nagiging bisit. Bakit? Nang gugulo. Hindi. Kapag nang gugulo ngayon, hindi nang dala-dala si Jesus. No? Dapat ay tayo bumibisita para tayo tumulong. Para tayo tumulong sa iba. Tumulong tayo na sila ay umunlad. Tumulong tayo para sa kanilang pinalalagyan ay tayo ay kahit mapalo ay maging daan upang maging maayos sa kanilang katatayuan. Sabi nga ngayon ay huwag tayo maging pasaway. Dahil kapag tayo ay masaway, hindi natin dinadala si Jesus. Hindi tayo naging katulad ni Maria. Nakapagbibigay naman tayo ng pagpapala sa iba. Kapag katulad ni Maria ay kasama natin si sinong kasama natin? Sino kasama natin? Si Jesus. Nakikinig ba lahat? Sino din kasama natin dapat? Palagi? Si Jesus. So, yun. Huwag natin kalimutan. Katulad ni Maria, dinadala niya si Jesus.
sa iba. Sama mo at ang Espiritu Santo.
sa iyo kada kinaman. Gayun din ang lahat ng mga umanaw. Bawal sila patuloy sa iyong kaniwalaan.
Katulad ni San Martin de Porres, na sa kanyang pamanala sa mga misahin, ay naging kagulad siya ng mahal na Virgen Maria. Palagi niyang kasama si Jesus para magdala ng pagpapala. Dala-dala niya si Jesus. Kaya tinulog natin, tayo rin, katulad ni San Martin de Porres, ang mahal na Virgen Maria, naway dala-dala din natin si Jesus. Sa kasalanan at layo sa lahat ng